You click this video because you want to know how to get subscribers on YouTube the fastest way para sa mga baguhan in 2022. Ladies and gentlemen, welcome to my channel, and here's my very simple way of taking and making my channel grow in the fastest way possible. The question is, kaya mo ba itong i-share ko sa inyo? Well, tignan natin. This one is ripe already. Hindi lahat tayo ay may talento at tanyag na diskarte sa paggawa ng video upang makaka-track agad ng libo-libong mga taga-suporta at followers sa ating YouTube channel. Kung sinuswerte siguro, yan lang. Kasi wala namang minamalas pag andyan ang swerte, di ba? Pero lahat tayo ay may dreams at minimiti sa buhay, di ba? Kagaya ko, gusto kong magapera sa YouTube. At isa dyan yung pagiging sikat at ma-influensyang content creator balang araw. Yan ang ambisyon ko. Kaso maraming aspeto ang dapat nating makamtan upang lahat ng dapat at kailangan gawin magawa natin para sa algorithm ni Lolo YT. So ano ba ang mga kailangan? Yan ang pag-usapan natin sa videong ito. Yung mga right equipment, yung kaalaman sa pag-i-edit ng video, at ang pinakamaganda, ang paggawa at pagganap sa magandang idea na matutuklasan natin on this journey of becoming a YouTuber or content creator. So sa lahat ng mga trying hard dyan na katulad ko, you better watch this video until the end. Magtulungan tayo. At ito ang mga ginawa ko at mga nalalaman ko upang magatulong din sa pag-angat ng channel mo. Kung meron ka mang nalaman na mas maganda pa sa aking natutunan, share mo naman yan. Okay? Tayo-tayo lang naman ang mga beginners ang magtulungan. Una, kung wala ka namang magandang camera, laptop, o group of people, tawagin nating crew, na tutulong sa paggawa ng content mo, paggawa ng istorya, pag-video, sa mga ginagawa. Settle mo na lang tayo kung ano ang meron ka. Which is for sure, yung smartphone mo. At ang idea at mga kaalaman na i-share ko sa inyo. Take note of this. Okay, so mag-subscribe ka na if you haven't subscribed yet sa aking channel para sabay-sabay tayong aangat. Mangilan-ilan sa mga nakapalo sa aking live stream dati, you know, ay may mataas pa sa akin na followers. Kaya nalaman ko ang mga ginawa nila na kaya mo namang gawin. Kaya ko namang gawin. Okay? Sabi natin mababa pa yung subscribers ko ngayon, pero merong follower ako dati na mababa pa siya sa akin ngayon. Naka 10,000 na. I said first, YouTube channel. May YouTube channel ka na ba? Of course. I am assuming that you have already. Create ka ng magandang pangalan, magandang channel name. Depende na yan sa niche mo, kung anong topic yung kinahiligan mo. Sa bagay sa akin, pangalan ko lang ang nilagay ko, tapos doon ako sa ibang channel ko gumawa ng ibang pangalan. Ang ibang channel ko ay nakatulong din sa pagbibigay ng ayuda o banana sa mga nangangailangan. But we will talk about that later. Okay? Yun nga. Yung cellphone mo, ang gawing bida natin dito. Andyan na yan. Gamitin mo yan. So, pangalawa, oras. Oras ang kailangan mo upang makagawa ka ng good content. Kailangan mo talaga yan. Kailangan mo ng dedicated time sa araw-araw na buhay mo. Yung bang mag-YouTube ka lang talaga. Whether you have a day job or jobless ka upang ma-practice mo yung mga sinasabi ko, dapat may time ka. Kasi kung wala kang time i-dedicate sa YouTube channel mo, wala rin mangyayari. Ang sinubukan ko yan, nagtrabaho ko ng ibang trabaho, iniwan ko yung YouTube. Ayun, nag-stock up yung number ng subscribers ko. Pangatlo, mag-upload ka ng video. Upload ka ng upload. Kung meron kang video na na-upload na,
i-share mo yan sa maraming social media na pwede mong ma-share yan. Araw-arawin mo ang upload. The same time every day kung kaya mo. Kung kaya mong 7 p.m, gawin mo every 7 p.m. I assume alam mo na kung anong niche mo. Ano yung kinahiligan mo. Pero kadalasan kung ano ang matsimpuhan mo, yun na yun. Especially kapag nakapamasyal ka or makapagluto ka ng masarap na pagkain. Okasyon o kahit anong bagay na pwede mong i-document, gawin mo yan. Ngayon pag may video uploads na yung channel mo, try to share and promote your videos without spending any amount of money. Kasi wala pa tayong pera. Eh nag-YouTube tayo para magkaroon ng pera, di ba? Ang gawin mo, share mo sa other social media mo. Kadalasan, ang mga tinuturing na malapit sa ating buhay ay hindi naman yan sumusuporta sa atin. Sumusuporta sa binabalak mo na maging content creator with a dream of earning from it. So huwag ka lang madismaya. Kung hindi mo makuha kaagad ang suporta nila, magpunta ka sa mga YouTuber pages sa FB, hanapin mo yung mga tumutulong sa mga newbie YouTubers. Isigaw mo sa buong mundo na may YouTube channel ka na, na isang content creator ka. Huwag kang mahiya. Kung ano ang mga binabato sa inyo na criticism, tanggapin mo at pagsikapan mo upang ma-improve yung pagiging content creator mo. Pangapat, balik ka sa YouTube at maghanap ka ng mga channel na nag-ayuda sa mga beginners. Yung mga nag-livestream for WH, nagpaangat program, yung mga YouTubers na nangampanya at gumawa ng income stream through membership, stickers at ibang paraan. Ngayon, if you want to go live, pag-usapan natin yan later on. Mag-focus tayo dito sa pang-apat na parte ng videong ito na pinamagatang how to get subscribers the fastest way. Kapag pumasok ka sa ibang live stream, hanapin mo yung lapagan, dikitan, tulungan, paangat program, mag-shoutout ka kaagad sa host. Shoutout mo ng todo, kaibiganin mo, at bigyan ng pansin. Bulahin mo kung pwede. Kung mabigyan ka ng jacket ng host, dikit ka kaagad sa mga nakapin. This is the way of supporting live streaming of the host. Magsabi ka ng OTW, meaning on the way sa nakapin sa taas. Puntahan mo ang nakapin. Mag-spend ka ng kahit isang minute, manood ka at magtamsa ka doon. Tapos magbakas ka at dumikit ka. Yan ang mabisang paraan upang makakuha ka ng suporta sa kanila. Right? So yan ang dapat mong gawin. Kasi babalik din yan sa inyo ang suporta nila para sa channel mo. Ngayon, balik ka na naman doon sa host at sabihin mo na it's done. Pasukli. Yan ang tamang paraan. The things that I said are very common. Practice already. Siguro nagawa mo na yan. I believe you have done it already. Pero pag dumikit ka sa mga sumusuporta sa'yo, dapat in the right way. Dapat sumuporta ka din sa iba. Ang nakita mo na halos lahat ng andun sa live stream na yon ay nadikitan mo na, huwag ka nang tatagal dyan. Ang gawin mo, punta ka na naman sa iba. Huwag mo nang hintayin ang balik nila kasi minsan matagal magbalik yung iba. Maghanap ka na naman ng ibang live stream. Kung kaya mong gawin isulat ang mga timing or schedule ng live stream ng isang YouTuber, gawin mo para kung anong oras may time ka, mapuntahan mo sila. You know, spending an hour in one particular live stream is not wise. That's what I have learned. So, hindi sigurado yan na aangat ka dahil doon ka lang sa isang YouTuber na kinuod at nag-participate. Damihan mo ang pag-subscribe sa mga nagla-live stream. And that's the only way that, you know, that I have done to my channel. Ito rin ang ginawa ko at hindi na ako nag-live stream. Instead, nangalap na lang ako ng mga idea for content to create and upload. At pinaikot-ikot ko sila sa mga nag-live stream. For support, isa doon. For click-to-rate, para sa yung views na lalong dadami. And of course, yung mga taga-sub. Okay?
damihan mo ang pag-subscribe sa mga nagla-live stream. Period. Actually, I have done that. So, gawin mo din yan. Kung sa tingin mo nakatulong ang video na to, tulungan mo rin ako. Marami pa akong idea na pwedeng i-share sa inyo na ginagawa ko sa matagal na panahon. Pero gusto kong i-share yan sa inyo. Marami pa akong gustong mapaangat para naman makatulong sa inyo. So thank you for subscribing. Thank you for watching. And I hope that you will subscribe so that you will know the next step that we will discover on getting more subscribers the fastest way. Maraming salamat.